Hello again everyone, and magandang magandang umaga po sa inyo lahat. And another day for us to listen to the Word of God. At tayo po lahat ay makinig muli at mag-share po ng salita ng Panginoon sa araw na ito. At ang ating pong babasahin muli ay nasa Philippians chapter 2. So, be with me as I read the scripture for today. In Philippians chapter 2. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. And in Tagalog po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Hello again mga kapatid. Araw na ito, our Bible verse po sa Philippians chapter 2 ay muli po nagpapaalala sa atin. God reminded us that we need not to be selfish. We need to take care of ourselves as we also take care of other people. Kaya po sa umagang ito, pinaalalahanan tayo na magkaroon tayo ng pag-uugali ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Ano ba ang pag-uugali mo bilang isang Kristiyano? Makasarili ka ba? Are you selfish? Are you thinking of others better than you? So, ito pong mga katanungan na ito ay dapat po ito po ay nagre-reflect sa ating buhay. Sa buhay natin, patuloy po tayong huwag maging makasarili. Sapagkat ang Panginoong Jesus, kailanman siya po ay hindi naging makasarili. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi nga po niya inisip ang kanyang kalagayan, kundi ang iniisip po niya ang kalagayan natin. Kaya ikaw kapatid, ano ang iniisip mo? Ang kalagayan mo pa sarili? O ang kalagayan ng buo? Lalo-lalo na sa buong kaharian ng Panginoon Diyos. Ang iglesia ng Panginoon Diyos bang iyong iniisip? O ang iyong sarili lamang? Patuloy po tayong magpakumbaba. Patuloy po tayong huwag maging makasarili. At higit sa lahat, patuloy po tayong magtulungan, patuloy po tayong magmalasakit. Sabi nga po sa atin ni Pablo ngayon sa umagang ito, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. So let us think how to take care of our neighbors, especially our brothers and sisters. In this way, we can have the attitude of Jesus Christ our Lord. Ang pag-uugali po ng Panginoong Jesus. Ang kailangan pong patuloy po na siya pong umiiral sa ating buhay sa pagkakataon na ito. Alam niyo po, kung tayo po ay patuloy lamang po makikinig ng salita ng Diyos, at kung patuloy po natin nanamnamin ang mga salita ng Panginoon Diyos, katulad ng sinabi sa atin sa araw na ito, tunay po, tayo ay hindi magiging makasarili at magiging maayos po ang lahat ng paraan. Magiging maganda po ang paligid natin, ang pakikitungo sa bawat isa, ang pagtutulungan sa bawat isa. Kaya po sa umagang ito po, alisin po ninyo, alisin po natin ang pagiging makasarili. Magkaroon po tayo ng pag-uugali ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Katanungan, makasarili ka ba? So sa umagang ito, magandang umaga muli sa inyo at nawa po tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. God bless us all.